Ben Tulfo, Unfiltered. At ito ho yung sinasabi natin, ilang porsyento doon sa 0.6 of a trillion, which is 600 billion plus, yung ilalaan ninyo doon sa tinatawag natin accommodation project. Para sa mga politikong lalapit sa inyo, hihingi ng pondo, kunyari project. Pero sa mata ng taong bayan, sa salitang kalye, ito'y simpleng pork barrel. Eh, para sa inyo. At how do you tackle this to make everybody happy? Kasi pag lumapit yung isa, abay, teka muna, bakit wala ako? So now, nasa administration ka. So, paano yung mga na taga-administration lang ba? Paano yung mga hindi administration, nasa opposition? Are they also given or paano ba? I mean, I'd like to know kung may accommodation. Yung parang nilaan para pagbigyan so everybody happy. Paano hong itatakil dito ni dito? Paano well, nyo? Siyempre, sa lahat ng distrito, may mga hindi naman mawawala. Siyempre, yung interesado mga congressman sa distrito nila, kasama na yan. At silang gumagawa ng batas. Kami naman sa DPWH, kami yung implementing body, pwede kami mag-recommend. Pero sa bandang huli, hindi rin ako, wala akong power na magbigay ng allocation. Yung Congress lang ang may power na magbigay ng budget. Pero ang ginagawa namin, ang kagandahan po ng, at ito po yung advantage ng administration ni Presidente, wala siyang utang na loob, kahit kanino. Wala. So, hindi kailangan pagbigyan dahil para sa kanya, wala naman siyang kailangan pagbigyan or he feels he doesn't owe, and in the reality is he doesn't owe anyone anything. So kami naman, ang focus namin, gumagawa kami ng mga master plans. At yun ang masusunod. Kung ano man yung master plan, wala na yung mga pachi-pachi na project. Alright, okay. So in other words, wala kaming utang na loob sa inyo. May utang kami sa taong bayan. Yun ang pagsisilbihan. Ben Tulfo, Unfiltered.